Hello mga best, welcome back again sa aking channel. Sa inyo mga bago dyan, nice to meet you and welcome sa inyong lahat. And maraming salamat sa inyong patuloy na nanood dyan at nag-share ninyo mga ideas dyan. Maraming salamat sa inyo. Sana nasa healthy, happy and safe life kayong lahat mga best. We thank God for everything and we ask for forgiveness sa ating mga kasalanan and we pray na sana ibalik na ni Lord sa normal ang buong mundo. In Jesus name, amen. Ang bilis talaga ng oras mga best. Actually, wala akong plano maggawa ng video ngayon pero kahit paano gusto kong may ginagawa kahit isa lang. Ang bilis talaga ng oras. Wala akong pasok pero ang dami kong gagawin best. Ganito dito, parang lagi kang hinahabol ng oras. At ang oras naman, pag nagmamadali ka, is lalo din nagmamadali. Ano ba? My goodness. Diretso pong magbasa dito sa private message, Bes. Yung kapatid natin nag-send siya through Facebook Messenger ko dyan sa description box. So, wag ko nang bagatin yung pangalan mo, Bes. Alam mo kung sino ka. Shoutout ni mo. Bisaya, parang ako appear tayo. May ganitong factor. Good day, Ate Sally. Bisaya kong dako. Pero magtagalog lang ko, ha? Para makasabot po ng tanan. Matagal na akong nakasubaybay sa mga vlogs mo. Ay, maraming salamat. Dahil salamat doon. Yan. So, sa mga vlogs mo, kabayan sa mga fam, about sa mga fam. Ate Sally, pa-advise naman po, please i-private mo lang yung identity ko, ha? Kasi gay po ako at may ka-chat ako na fam. So, binasa ko na ang lahat. So, okay lang yan. Hindi ka naman nila kilala eh. So, 4 months na kami ng ka-chat, nag-chat nagchat-chat. Tapos yung si Afam may karelasyon siya. Na gusto na niya. Hiwala yan. Kasi hindi na siya happy sa kanyang BF. Live-in sila Ate Sally for 4 years. Pero di pa sila kasal. Laging video games lang daw ang inaasikaso niya. At nagkukulong sa kwarto buong araw. Wala daw time sa kanya pa weather-weather lang. Sabi niya. I want you to do what makes you happy. I like you lots and care about you deeply. I also want you to find your happiness and have the life you want and deserve. I'm grateful you are in my life. I'm not going to keep you waiting for me. If the timing is right and our prayers are answered, things will happen how they are supposed to. Naguguluhan talaga ako Ate Sally kung seryoso ba siya or charge. Or charger lang ang tanan. Sana mapansin mo yung message ko at Sally. Daghan kayong salamat, T. And God bless you more. Times ha. Yung boyfriend mo is meron na siyang karelasyon na 4 years na sila. Kaso yung boyfriend niya is ano lang talaga. Wala na silang masyadong feeling. Hindi na niya yun mahal at gusto na niyang hiwalay yan. Tapos ngayon, gusto ka niya. Na-interesado si Afam sa iyo. Marami siyang sinasabi dito na mukhang parang ano talaga siya. Interesting talaga yung sinasabi niya na sabi niya, I want you, ito naman ang sabi ni Afam mo sa'yo. Sabi niya, I want you to do what makes you happy. So, pag mayroong taong ganun ang sabihin sa'yo, parang ang saya-saya. Kumbaga malaya ka kasi. Na, I want you to be happy. I want you to do what you want in your life. So, pag naghahanap kayo ng lalaking ganun ang sabi sa inyo, swerte nyo, best. Hindi lahat ng lalaki, malaya ka. Lalo na pag alam nila pag-aari ka na nila, parang wala ka ng kalayaan, best. Lalo na pag meron silang gusto na ito ang gawin mo at ginagawa mo yung salungat sa gusto nila, magkagulo kayo. Maraming affirm na hindi type yung ginagawa mo. So, kinukurek ka niya. Ganun. Depende sa iyo, best. Kung okay lang sa iyo. Wala namang perfect dito sa mundo. Meron ka mga bagay na feeling mo okay, pero sa iba, hindi okay. Itong si Afa mo, sabi niya, I want you to do what you want, what makes you happy. So, kasi gustong-gusto ka daw niya. At sabi niya, I care about you deeply. 4 months na daw, 4 months na kayo nitong Afa mo. So, sa 4 months na yan, kung ang tanong ko sa iyo, kung sa simula pa lang, habang naging 4 months na, is lalong naging okay. Hindi siya yung pababa, lagi siyang pataas, yung performance, okay, parang okay na habang tumatagal, lalong naging okay.
sumukang seryoso nga yan, ba? So, ang ma-advise ko lang sa'yo, marami kasi sa mga AFAM na magaling magsalita. So, mapatutunayan nyo lang kasi yan kung totoo talaga. Kung ang sinasabi niya is talagang nakikita niyong totoo, pinapatunayan nila yon. Kasi yung ibang nagsasalita sa simula, baga okay talaga yung mga promise, mga sinasabi, habang tumatagal, naglalabo na. So, yun yung mga AFAM na talagang hindi ganun kaseryoso sa mga sinasabi nila. Pero si AFAM mo, maganda yung mga sinasabi niya. Talagang ito yung mga lalaking dapat yung hanapin. Maganda yung I want you to be happy, I want you to do what you want. Ganong factor itong lalaki, okay yung AFAM mo best. Pero hindi pa kasi natin yan masyadong kilala kasi nga kausap mo pa lang yan. At posibleng seryoso, posibleng hindi. Ang gawin mo lang, sakyan mo lang sinasabi niya. Kung totoo niya, kung totoo siya, gagawin niya yung totoo best. At higit sa lahat, ayusin muna niya yung meron siyang una-una sa'yo. 4 years na yon, matibay-tibay na yon. At saka kung hindi naman nila mahal ang isa't isa, anong purpose nagsama pa sila? Para mag-away? Para masira yung araw nila? So, pag seryoso yung lalaki sa'yo, hanap ng paraan yan para maiwan yung isa na hindi na niya mahal. At ikaw ang piliin niya. Ganun yung makikita niya yan sa taong mahal ka talaga. Pipiliin ka higit pa sa lahat ng meron sila sa buhay nila. So, sakyan-sakyan mo lang yung AFAM mo best. Pag totoo siya, ay totoo yan. Basta ang gawin mo lang is mahalin mo ang sarili mo at huwag kang masyadong magtiwala sa mga magagandang salita. Kasi hindi lahat ng nagsasalita ng magaganda ay seryoso talaga. Hindi lahat ng nagsasalita ng ganyan itaos puso. Mapatutunayan nyo lang na seryoso yan habang tumatagal, tuloy-tuloy niyang sinasabi at lalo pang naging okay. At higit sa lahat, gagawa ng paraan yan para ma-meet ka. Kasi yung mga AFAM na seryoso talaga sa inyo, excited yan eh. Excited na makausap ka, lalo na yung makasama ka sa personal. At higit sa lahat, gagawa ng paraan yan. Walang iniisip yan na, mahirap ako, hindi ko kaya. Hindi, lahat kakayanin nila. At lahat ay may paraan sila pag ikaw talaga ay mahal nila. Pag seryoso talaga yung lalaki sa inyo, yung mga AFAM ninyo, pag seryoso yan sa inyo, talagang sabi nga nila eh, kahit gaano pa kalakas yung baha ba yan? Baha na yan sa ano eh. Sa Bisaya, baha man na. Kung gaano pa kahirap tawirin yung sa kabilang banda, itatawirin talaga yan. So, ang mga AFAM kasi, maraming ano yan, paraan pag mahal ka talaga niyan, gagawa at gagawa ng paraan yan para tuloy-tuloy ang communication ninyo, lalo kayong tumitibay, hindi ka mawala sa kanya. So, yun ang gawin nyo. Basta magtiwala lang kayo na kung mahal kayo ng AFAM ninyo, gagawa ng paraan yan ba? So, kung magasakyan mo lang yung ginagawa ng AFAM mo, sinasabi niya, go, go, go. Pero sa feeling mo, sa isip mo, isipin mo na anytime, pwede rin mawala yan. Anytime, pwede rin magbago yung feeling niya. Kasi yung AFAM ninyo, hindi nyo pakasal yan. Hindi pakasal sa inyo. Anytime, pwede mawala yan ba? So, ang gawin nyo is mahalin yung sarili ninyo. Para pag anytime na mawala yan, hello, hindi kita kawalan, hello, sino ka, ang daming AFAM dyan, ganun. Para ganun ang utak ninyong mag-isip kayo ng ganun. Kasi pag na-in-love kayo dyan, ang galing kasi magsalita. Ang sweet kasi niya magsalita eh. Tsaka ganun, daming dahilan eh, kaya nabigo. Ang galing kasi niya magsalita, ang sweet kasi niya. At feeling ko talagang minagmamahal talaga sa akin. Parang feeling ko, importante talaga ako. Feeling ko special ako. Tapos hindi nagtaga, nagbago na pala. At tapos ikaw naniwala ka eh, ngayon nasaktan ka na. So maraming ganun, yung masyadong advanced best na wala sa lugar. Masyadong advanced yung paniwala na mahal ka na AFAM mo. Hindi mo alam na sentool pala. Magaling lang talaga actor lang talaga yung best actor talaga yung nakausap ninyo, kaya kayo nabigo, kaya kayo yung nabiktima. Eh lalo na pag sumali kayo sa mga free dating site, ang dami dyan best, dami yung mga best actors dyan, dami. Ang dami, magkakaiba kasi yung mga purpose na sa mga free dating site. Maraming sumasali, lahat ay pwedeng sumali, so lahat ay pwede dyan. So parang sari-sari store, nasa sa inyo kung paano dalhin yung mga taong lumalapit sa inyo. So, sa inyo. So, dapat alam nyo ang ayaw at gusto ninyo. So, ikaw guys, ang ma-advise ko sa'yo, mahalin mo ang sarili mo. Huwag ka masyadong magtiwala sa mga sinasabi niya. Kung gagawin niya yan, seryoso talaga siya. Kung basta sabihin mo lang sa AFAM mo na, I am here to find my future husband, a man who loves me and no one else. Ganong factor, ganyan kasi yung word ko, kaya bilis ko magsalita sa ganyan, kasi ganyan ako. So, I want a man who loves me and no one else. A man who makes me feel special. If I will love the man, I will love him and no one else. So, one woman man, ganyan. Basta ang piliin nyo lang yung lalaking kontento sa inyo. Ano ang gawin nyo best? Yung piliin nyo yung AFAM na mahal kayo at ma-feel nyo na importante kayo.
At ang ibig ko lang sabihin ng one woman man, kung pag lalaki kasi nagmahal ng isang babae, ikaw lang at hindi na siya tumitingin sa iba. Kung ang affirm naman ay na-inlove sa isang lalaking, baga hindi natin na tago-tago yan. No, normal lang yan, yung gay to gay. Normal lang yan. So, pag ang lalaki ay nagkagusto sa iyo, ikaw lang at wala ng iba. Nakafocus sa iyan at hindi na maghahanap ng iba. Mafe-feel nyo naman yung difference, yung seryoso at saka hindi seryoso. Pag seryoso, nakatutok sa iyo, best. Mga feeling mo, wala ka ng space, wala ka ng kawalan. Kasi laging may time sa iyo at lagi mong mapansin na talagang hindi ka na nag-iisa. Pero yung mga affirm na wala dito, wala nung kung nuhari na seryoso, mafe-feel mo yan. Kasi parang feeling mo, ano ba yan? Pag affirm na hindi ganun ka-seryoso, uhaw kayo sa atensyon niya. So, ganun lang yun ang kaibahan nun. Ang seryoso, hindi kayo uhaw sa atensyon. Ang affirm na hindi seryoso, uhaw kayo sa atensyon. Ganun lang yung kaibahan nun. Kasi ibig sabihin nun, meron pang ibang kausap yun, hindi kontento sa iyo. Kaya ang ibig sabihin mga one woman man, one ganun factor na bulol ako talaga. Basta ayoko na ituloy yan. Nasira yung araw ko dyan. Diyos ko, Lord, matawarin. Shout out sa iyo, kapatid, and good luck sa iyo. Basta pag-aralan mo lang yung ano, yung affa mo. Marami na katulad mo. Sabi mo, isa kang gay. Marami na tayong kapatid natin dito na gay rin, na nakatagpo talaga sila ng affirm nila, na mahal sila. At yun talaga ang hanapin mo, yung mahal ka, hindi lang ikaw, hindi pamilya mo, sa isinaman na sa pagmamahal nila. Siyempre, piliin nyo yung affirm na mahal ka at ang buong pamilya mo. Marami affirm best, ikaw lang mamahalin at walang iba. Bakit? Sabihin nila na, ikaw lang minahal ko, bakit isama ang pamilya? Hindi ko rin responsibilidad yung mahalin ang pamilya mo. Tapos yung iba nag-aaway na dahil sa ganyang pangyayari. Kasi ugali natin na mahal natin ang pamilya natin. Sa kanila, hindi. So, yun na, piliin yung affirm niya, mahal ka at yung pamilya mo. Mag-respeto din niya, hindi yung ikaw lang. Ang hirap yun, makasarili. Gulong-gulo yun. Maraming salamat sa pag-share mo, best. And good luck sa iyo. At mag-pray ka lang. In God's name, walang imposible. Magbasa ako saglit ng comments dito. Ang bilis ng oras talaga. So, kay Sister Dion Love. Paano yun si Sally? Nasa condo lang yung affam kong Canadian. Nagre-rent lang sila. Bali, dalawa ang affam ko na Canadian. Sindo lang yung isa. Ah, sindo ba? Yung isa naman nagre-rent. Ah, sa condo lang yung isa nagre-rent din ng isang apartment. Di kaya sila qualified na pakasalan ako in case things Sally, God bless. Ay, kaka-message mo lang dito, best. Mostly pag, halimbawa, kung nandito sa ibang masa, kung nandito sa country na andito ako, ang lucky, kung gusto niyo magpakasal sa'yo, kasama sa requirements yung ano, best, yung talagang may bahay sila, may trabaho sila, na kaya kang buhayin kasi ayaw nila yung mga ano dito, mga parang ayaw nilang abubot, kumbaga additional problem sa bansa nila. So, gusto nila sigurado na kung lalaking pakasalan ka, is may sariling bahay, may sariling trabaho, may income, hindi ka maging kawawa pag nandito ka. Ah, yung ganyang sitwasyon, nasa condo lang, nasa nagre-rent lang. Ano kaya yung dahilan bakit nagre-rent lang? Kasi baka hindi nila kaya yung buong bahay talaga. Depende kung malaki naman ang income niya. At nakikita naman sa sahod niya na kaya niyang buhayin ng additional member sa buhay niya. Depende na yan sa qualification, nasa embassy site ata. Depende kasi yung sa amin ng mister ko, nasa Belgium embassy site yung mga requirements na sinunda namin. At kasama dun yung sa bahay kasi, kasama yun yung sa time namin way back 2011. Pero ngayon, halimbawa pag nasa condo, nagre-rent lang yung isa naman sa apartment, hindi ko alam kung pasado yan, best. Depende siguro. Kung malaki naman yung income ng affam mo, kahit nasa condo yan, pwede ka rin dyan. Makikita naman kung magkano yung income niya. Ganong factor. So, bagong ano yan, topic. Pero yung sa amin kasi ng mister ko, yung ano record na may bahay talaga siya, may trabaho siya, yun yung isa sa mga requirements eh. So, yung ganun sa'yo, depende siguro. Pag malaking sahod yan, I think okay lang din. Maraming requirements pag nagpakasal kayo sa mga affam ninyo, best. So, kung may plano kayo dyan, ang affam nyo, magpakasal kayo, mag-inquire na kayo, magtanong na kayo sa mga embassy ninyo para ma-ideas na kayo. Kasi maraming requirements dyan. Kay Sister Angie, hey, good day si Sally para sa sender. Naku, best! Tamang advice ni si Sally, mahalin natin ang sarili natin, higit kanino man. At huwag tayong tumingin sa pera, naku. Ang tingnan natin ay ang taong higit tayong mahal.
at binigyan tayo ng importansya maski maraming dahilan kung mahalaga at mahal ka, meron at meron kang oras para sa kanya. Maski isa lang ang paraan communication ninyo, Skype, okay lang yan. Basta constant at wala ka ng question sa sarili mo. Kasi kung okay ka at masaya ka sa sitwasyon mo ngayon, best, naku, wala kang magiging problema. Pero kung ganyan na madami kang tanong, mahirap yan. Tumigil ka na at huwag nating kaawain ang sarili natin. Ang afam ko, Skype din lang ang communication namin, pero nasa akin din ang WhatsApp, Facebook account at direct number niya. Kasi sabi niya, in case na magkaroon ng problema kami sa Skype connection, there's still another way to communicate each other para makontakt namin ang isa't isa. Ayan, maghapon continuous ang communication namin at hindi pa bago-bago. Minsan, may bonus na oras pa kung medyo hindi ko siya pinapansin. Ganyan ang hanapin mo, besh. Yung wala ka nang masasabi at habang tumatagal ang relasyon mo sa kanya, lalong tumitibay at lalo kanyang binibigyan ng pagmamahal at importansya. Bumitaw ka na. Bumitaw ka na dyan, besh. Pray ka lang kay Lord para mahanap mo na ang taong karapat-dapat para sa iyo. Meron at meron yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. God bless Isali and more power to your channel. God bless everyone. Maraming salamat, Sister Angie A. At agree ako sa mga sinasabi niya, best. Tama yan, best. Kung nakikinig ka sa mga sinasabi ni Sister Angie, agree ako sa mga sinasabi niya. Ganun din ang sasabihin ko. So, salamat, Sister Angie A, sa pag-share mo. At alam kong in love ka dyan. So, pray lang kayo kasi si Lord lang naman ang nakakaalam sa lahat. Only God can make everything possible, mga best. Tandaan niyo yan. Kay Sister Shen Galieto. Dear Ate Sally, good day. Dapat ba akong maniwala sa mga ginawa niya? Nag-send siya sa akin ng leave vacation na ipasa sa kanilang head office para makabakasyon siya kasi yun ang kanyang paraan para bakasyon. Hope maliwanagan mo ako. Hope din ng advice. Hope mabigyan mo ako ng advice. Maniniwala ba ako or hindi? God bless you, Ate Sally. Maraming salamat, best. Inisip ko yung oras ng best. Huwag ka masyadong maniwala dyan, best. Ganun talaga. Huwag ka masyadong maniwala, best. Kung gawin niya yan, yan totoo talaga. Kung meron siya pinapakita sa'yo, go. Kung totoo ka, gawin mo yan. So, ganun lang. Kung ano yung ginagawa ng mga fam ninyo, sakyan-sakyan nyo lang, best. Mahirap yung maniwala kayo, tapos hindi pala totoo. So, sakyan-sakyan nyo lang. Kung totoong sinabi niya, gagawin niya talaga yan. Good luck sa iyo, sister. Yan, nawala yung ano ko, best. So, good luck sa inyong lahat. Ang bilis talaga ng oras. My God, nahabol ang oras. So, sa inyong lahat dyan, ang mga naghahanap pa ng afam, at tandaan nyo, alamin nyo yung ano ayaw at gusto nyo, best. Para yung mga afam na hindi matitino, hindi makakalapit sa inyo. Nakakalapit lang naman yung mga pasaway na afam dahil hinayaan ninyo. So, mahalin nyo ang sarili nyo, best. Tandaan nyo yan. Walang ibang magmamahal sa inyo, kundi kayo. Tandaan nyo, yung iba dyan. Kahit gaano pa kayo kaganda, hindi pa rin kontento. Hello, who cares? Kung hindi mo ako type, hindi rin kita type. The feeling is mutual. Lumayo ka sa buhay ko. Yung mga afam na talagang iba yung gusto sa inyo, nabasura nyo yan. So, kasi sa Ingrid boss niya, nice yan na pinakilala ka na sa family niya. That's a good sign. Yung mga afam nyo, pinakilala kayo sa family niya. So, isa din yan sa good sign ng mga ganon. Pero yung iba dyan, matagal na, hindi ka man lang hakilala kahit isang member sa family niya o kaibigan. Ibig sabihin yung tinatago at kinakakahiya ka pag ganun. So, kay Luz Aquarius, good eve po, Ate Sally, always watching to your vlogs at natuto po ako. Salamat po at narinig ko po sa inyo na may bayad pala sa dating site kasi po, first time ko lang po. Sumali po ako sa Date My Ace. Kaya pala, hindi ko mabuksan mga message nila. Salamat po, Ate Sally. Good health. God bless you always in your following. Salamat, best. O, sa dating site, best, hindi lahat ng dating site is free. Pag free ang dating site, pwede kayong makapag-send ng message anytime. Pero pag may bayad talaga, hindi yun basta-basta makapag-send ng kahit ano. Kasi nga, may bayad yon. Bakit may bayad? Kasi lahat ng member dyan is bawal yung mga pasaway. Kumbaga, yan yung servisyo na binayaran ninyo.
to protect you from any pasaway dyan, mga scammers dyan, yung mga hindi seryoso. Yung date in Asia, yung sinabi mo, sabi mo hindi ka makapag-send ng message. Hindi ko na ano yung date in Asia, best. Baka may bayad din yan. Kasi yung sa Christian Filipina, may bayad yon. Pag gusto mong mag-upgrade, gusto mong makausap yung affirm na type mo, eh, kailangan mong mag-upgrade, best. Kasi yung affirm na gusto mo is, nagbayad din ata yan or hindi nagbayad, pero hindi pa nagbayad, eh baka nagkataon na yung affirm na gusto mo, hindi pa rin nagbayad siya kung hindi ka makapag-reply doon. Kasi yung affirm na interesado sa'yo, best, magbayad yon o baka siyang magbayad ng membership mo, ganon. Kung ikaw, kung may pera ka at gustong-gusto mo yung affirm, eh, kung why not spend it kung ang affirm na gusto mo is talagang seryoso. Sa mga dating site na may bayad, yung mga affirm dyan is looking for serious relationship. Bawal yung mapasaway dyan, kaya may bayad yan. Kasi parang sinasala na nila, lahat ng maseryoso lang ang pwede. Pwede. So shoutout sa Bisaya dyan, ganong factor, itaas ang... buhok. Anon, dahil nakabansa ko dahil si Salita Magkapo, dapat bibigyan ng time yan. Yung mga pasaway dyan, ako, basura niya yan. Keep safe po. Always, God bless us all. Salamat si Dahil nakabansa, ang bilis ng oras. Ellen Fernando, mapagpalang araw ng buwan ng Marso. Amen. Amen. Naway gabayan tayo ng puong may kapal. Salamat po sa walang sawang pagbigay ng payo. Maraming salamat si Sister Ellen Fernando. Ama Pula, Isabel Andreques. Good day, Miss Sally. God bless po. Shoutout sa'yo, best. Ganon. Kay Marianne Reitana. Hello po. Ganon. Shoutout sa'yo, best. Kay Diana Cabansa. Good day, si Sally. Para sa sender, tama kasi si Sally. Basura mo lang yan. Hanap ka lang ng ibang affirm na may plano sa'yo at may time sa'yo. At mag-pray ka lang kay God. Keep safe, everyone. Ganon. Affirm you, best. Pasaway, pasaway. Basura pag may time. Linas Kihano, just pray sender, God is good. Yung si affirm natin, yung may English ako kung ginawa dyan na video. Kasi nag-comment yung kapatid natin, he's an Englishman. Sabi niya doon sa comment, I hope a girl will choose to like me someday. Same with the girls. Girls also have that in mind. I hope the man will love me for who I am one day. I hope a man will choose to like me someday. A girl also think of the same way, ganun. Kay Ingrid in Bosnia, yes, you will find it. It may not be now, but will come. Anyways, you have to, if you want something, you have to do your action. It's better to act than to just talk and think. Ganon. Baka nagsukat siya sa you, besh, or doubtful siya. Kasi baka naka-experience siya sa bad before. Yung I love you, but I am poor. Ganon factor talaga. Kay Janila Kaiglan, again si Sally. Good morning here in Cyprus. Greetings, Janila Kaiglan Vlogs. Nice advice. Salamat. Ginawan kita ng video kahapon, best. Sana napanood mo yun. Ingat kayong lahat, mga best. Stay safe and God bless.